Mahal na mga kababayan, ipagpaumanhin niyo po na ngayon na lamang nating napasundan ang huli nating mga tinalakay patungkol sa mga politika at sa mga current issues dahil sa iba't ibang mga hadlang. Subalit salamat sa mahal na Panginoon sapagkat sa pagkakataong ito ay muli nating maipagpapatuloy ang pagpapayag na napakalagang mga bagay patungkol sa politika at sa iba't ibang mga kaganapan na kasalukuyang nagaganap hindi lamang sa ating bansa kundi sa buong panig ng mundo. Sa pagkakataong ito ay masusi nating tatalakayin ang isang napakasilang bagay patungkol sa politika. Sa ngayon, batid ng lahat ang paparating na national and local elections. Naniniwala ako na may pinakamahalagang posisyon sa national elections na gaganapin sa ating bansa sa taong 2022 na dapat pag-ukulan ng pinakamalaking pansin at pagpapahalaga sapagkat ito ay may pinakamahalagang gagampanan higit sa lahat ng posisyon sa buong kasaysayan ng ating bansa sa darating pang mga panahon. Ano ito mga kababayan? Ito ang Vice Presidency. Marahil marami ang magkakaroon ng mga katanungan sa kanilang mga kaisipan kung bakit ito ang posisyon na naging pinakamahalaga sa kasalukuyang paparating na eleksyon na gaganapin sa ating bansa. Alam nating lahat na ang nahahalal na Vice Presidente ng ating bansa ay halos walang kapangyarihan, lalo na kung hindi siya itatalaga ng naging pangulo sa anumang posisyon. Subalit huwag nating kalilimutan na ang posisyon na ito na sa kabila ng walang gaanong kapangyarihan ay may pinakamalaking pagkakataon naman upang maging susunod na pangulo. Bilang patunay, ayon sa kasaysayan ng ating bansa, ang ilan sa mga dating vice presidente na naging pangulo ng ating bansa ay sina Sergio Osmeña, Elpidio Quirino, Carlos P. Garcia, Diosdado Macapagal, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga naglilitawang pangalan na nag-aangad na kumandidato bilang vice presidente ng ating bansa sa taong 2022 ay sina Manny Pacquiao, Gilbert Teodoro, Vicente Soto, Bongbong Marcos, Wingat Chalian, Antonio Trillanes at Sunny Angara. Ilan lamang ito sa mga nag-aangad na maging vice presidente ng ating bansa sa paparating na halalan. Naniniwala ako na marami pang iba. Ito ay sa dahilang alam nila na malaki ang kanilang pagkakataon na maging pangulo kung sakasakali. Naniniwala ko na kung si Manny Pacquiao ang kakandidato bilang vice presidente ng ating bansa sa 2022 ay walang tatalo sa kanya. Maliban na may nagpakumbaba sa mahal na Panginoon. Mahal na mga kababayan, napakapalad natin sapagkat binuksan ng mahal na Panginoon ang pinto sa Vice Presidency upang magkaroon tayo ng isang leader na ayon sa kanyang kalooban. Ayon kay Kuya Ed, sino man na magpakumbaba sa mahal na Panginoon na tatakbo bilang Vice Presidente ng ating bansa sa taong 2022, susubukan niyang hilingin sa mahal na Panginoon na siya ang iloklok na mahal na Panginoon bilang Vice Presidente ng ating bansa. Ang ibig sabihin ng magpakumbaba sa mahal na Panginoon ay makikipag-usap siya kay Kuya Ed sa pamamagitan ng YouTube channel na ito upang hilingin ang payo at ang basbas o blessing ng mahal na Panginoon upang siya ang iloklok ng mahal na Panginoon bilang Vice Presidente ng ating bansa. Sa madaling salita, maaari niyang talunin si Manny Pacquiao bilang Vice Presidente sa paparating na halalan. At kahit iboto pa si Manny Pacquiao ng isang napakalaking sama ng mananampalataya tulad ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, maaari niya pa rin talunin si Manny Pacquiao kapag sinunod niya ang payo ni Kuya Ed at natanggap niya ang basbas o blessing ng mahal na Panginoon.